guys, welcome to my YouTube channel, Denise Channel TV. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin dyan, please subscribe, please like this video. Kasi gagawa tayo ng design for mags sa motor. Without further ado, let's get started. So ngayon, meron tayo ngayong template nito. Template. Ang size natin dito is 14 inches. So ngayon, kailangan gagawa tayo ng isa pang bilog. Yan, gagamitin natin ang ellipse tool. Yan. Click nyo lang tapos control. Tapos dadrag mo lang. Yan. Tapos gagawin nyo lang siyang 14 inches. 14. Yan. Okay. Para mag-center siya, letter T natin. Letter T kasi yun ang shortcut. Yan. So, yan. Meron na tayong bilog. Ngayon, gagawa ngayon tayo ng isa pang bilog. Ngayon, ikukontour natin siya. Ito, nasa right side na to. Contour. Then, gagawin natin siyang yung dito. Yan yung pagitan niya. Gawin natin 3mm yun. So, gagawin natin inches to millimeters. So, yan. Contour natin. Gagawin natin 3mm. Then enter. So meron na tayong ganun ng uwang na yan. Diyan na yun ilalapat niya yung sticker. Medyo meron siyang konting allowance. So ngayon gagawa tayo ng another contour, another bilog. So i-right click natin to para mag separate. Right click, then break apart, control K kung meron tayong shortcut, control K. So ito. So yan. So yan guys, meron na tayong isa pang bilog. Okay, tatanggalin natin isang bilog na yan. So gagawa tayo ng isa pang bilog. So titignan natin kung gaano kalaki yung thickness nito. So yan, 16mm. So balik tayo dun. So contour ulit tayo guys, click natin ulit. Then contour. Contour ulit. Then, habang naka-select siya, guys, gagawin natin 16mm naman siya. Enter. So, ito na. So, tatanggalin na nga natin tong mugs na to kasi hindi na kailangan. Kasi ito na po yung gagawin natin design. So, gagawin natin color red. Sa sitwasyon na to, kailangan natin ng ruler. Gigit na natin para yan. Isa pang ruler. Yan, magma-magnet naman 'yan, 'no? Oh, nagma-magnet naman siya. Yan. So dalawang imaginary line ang ginawa natin. Then, i-click niyo lang ang isang imaginary line. So magkakaroon siya ng dalawang arrow up and down. So, ito guys, gagawin nating 30 degrees. 30 degrees. Yan. So, isa lang naman kukunin natin dito eh. Itong part na to. Paano? So, ganito lang yan. Ikatrap natin itong part na to. Ang tools natin dito is bezier tool. Click natin dito. Ayan, nag-ano siya. Oh. Okay. Palapit natin konti. Yan. Click nyo lang dyan. At i-click nyo lang dito. I-click nyo lang dito. Dito. Click, click, click. Then, isasara na natin. So, ngayon, meron tayong tools dito. Tools na para maiwan lang to. Kukuhain lang natin to, guys. Okay natin, try natin i-break apart to. Break apart, control K. Then, shift ulit. Then, select natin yung pula. Then, control L. Yan. So, click natin ulit to. Then, click natin yung pula. Then, so ito, mayroon na tayong simplify dito. So ito na lang, click natin. Tama? Isa pa. Intersect na lang. Yan. Ayaw mag-simplify, di intersect. Para makuha lang natin itong buisit na object na yan. So tanggalin natin yung bilog, tanggalin natin ito lahat-lahat. Yan, para malinis. Yan. So ito lang naman talaga kailangan natin guys. I-move lang natin siya ng ganyan para
papantayin natin ngayon guys ito. Yung dito. Yan. Paano? Paano natin papantayin? Ititrim natin yan. Gawin natin, kukuha tayo ng rectangle tool. Then, the drag. Lang, ganyan lang. Yan. Then, i-click natin ulit itong object na to. Then, con alt T. Yan. Tanggalin natin. Hindi natin kailangan yan. So, yan ha, guys. Wala pa tayo sa kalahati. Kukuha natin tayo ulit ang rectangle tool para sa mag-design na tayo. Ito pa lang ang design. Yan. Ulit. Rectangle tool. Manipis lang. Ganyan. Mga 2mm lang siya. 2mm. Then, click natin ng dalawang beses. Isa pa. Yan. Tapos, i-rotate lang natin ng konti. Yan. Then, i-drag natin dito. Yan. So, pagka-drag natin ganyan, i-click ngayon natin yung object. Yan. Yung pula. Then, alt T. It means, ititrim natin yan. Mawawala na yung yung sa pagitan yan. Magiging puti yan. Alt T. Yan. Tanggalin natin to. So, mayroon na tayong unang design pa lang yan. So, gagawin natin, paghihiwalay natin itong dalawang to. So, paano? Right click, then break apart. Control K for shortcut. Yan. Yan. So, ang gagawin natin dito, kukuha tayo ng bezier tool. Then, midpoint. Ayan po, may midpoint siya. Then, i-click nyo lang dyan. Then, i-click nyo lang po ulit dito sa midpoint. Yan. Midpoint yan. Yan. Kasi, i-trim po natin yan. Paghihiwalay natin. Para sumunod yung curve dito, gagawin natin, ang tools naman is a shape tool. So, shape tool. Then, click natin to. Then, right click. Then, to curve. Yan. Para maisunod natin sa gitna lang, gitna lang. Yan. So, yan. Nakagitna na siya. Yan. So, ganun din ulit kanina. Simplify or intersect. Control. Yan. Kiklik natin to. Then, i-control. Then, click natin yung isa. Isang object. Then, control o alt I. Ayaw. So, ayaw. So, ito na yan. Ayan o. Intersect doon na lang sa ano, pindutan. Ayaw mag-control eh. Ayaw mag-shortcut. Gusto niya ng manual. I-click natin intersect. Pagka-click, tanggalin natin to. Ayan. Diba, dalawa na. So, click natin to at i-click natin isang original yan. Then, ititrim natin para tanggal na isa. Alt T. Trim. Yan. Dalawa na sila guys. Yan. So, kuha tayo ulit ng rectangle. Gagawa tayo ng parang flag. Flag. Yung parang ganito. Yan. Yung parang ganyan guys. Ganito lang yun. Bali, kumuha tayo ng rectangle. Yan, rectangle. Konti lang. Yan. Move natin ng konti. Yan. Tapos, drag lang natin. Control, tas up. Right click. Kung gusto nyo na mas mabilis, nakaganyan na tayo, di ba? So, control, R. Yan. So, okay na yan, guys. Ititrim na ngayon natin itong dalawang to. Isa-select natin itong limang to. Then, isa-select din natin to. Yan. Then, alt T. Ayaw. Again. Select, then. Select natin yung isa. Isa. Ito muna. Then, alt T. Yan. So, again, yung isa naman, select natin ulit to, then shift, then control. Yan, para ma-select yung ito naman. So, alt T. Alt T. Trim yun. Yan. So, ngayon guys, tanggalin natin itong mga to. Then, hindi na kailangan yan. So,
So, kaya yung gagawin natin dito, i-break apart natin. Paghiwalay ulit natin to. Break apart, control K. Ito rin, break apart, control K, right click. Okay? So, ngayon, tatanggalin na natin tong ito, tanggal to. Yan. So, ito, pwede rin tanggal to, pero mamaya na. Kasi gagawa tayo dyan ng ang gagawin natin dyan, naglalagay tayo dyan ng parang ganito. Yan, ilalagay natin yung Mio dyan. Okay, kukuha tayo dito. Kunin natin to. Copy, paste. Yan. Ang gagawin natin dito, isusunod naman natin tong object na to, tong Mio na to, dito. Paano? Sa pamamagitan ng envelope tool na makikita sa right side again. Ito. Right. Click natin. Yan. Ito mismo ang ipoporma natin. Ipapantay lang natin. Yan. Mamaya na to. So, ito. Ilalagay natin dito. Okay, papapasukin natin sa loob na nakakurba rin. Nakakurba. Sa pamamagitan ng envelope tool. So, ito na po, envelope. Then, i-click na po natin yung image na to. Then, add new. Yan. So, may makikita po natin ngayon yung mga nodes. Yan. Pero, hindi natin kailangan to. Tatanggalin natin yan. At ito. Ito lang ang curve natin. So, makikita nyo, nagka-curve na siya. Yan. Click natin yan. Yan. So, yan. Pwede natin itong dalawang notes dito, baba natin. At ito, ibaba natin. Ito ngayon, tataas natin. Kasi nga, isusunod nga natin, di ba? Kulit nyo. So, yan. Nakasunod na. Diba? Ngayon, pwede natin tanggalin ngayon yung background. So, yan na lang matitira. So, ayun ba? Angas. So, hindi pa yan. So, gagawin natin. Flip natin ulit to. Papantay natin. Yan. Para yung ito namang isang bridgestone. Ilalagay natin dito ulit. So, ganun din. Ganun din yung ano guys, yung kung paano gawin. So, envelope tool. Add. Delete lang natin itong nodes na to. At gagawin natin line para hindi siya mag-curve. Ang i-curve lang natin, again, itong nasa gitna. Yan. Ito, bababa natin. Kasi nga, isusulit nga natin, di ba? Makulit yun na naman eh. Yan. Susulit natin yan. Yan. Konti pa. Okay. So, konti pang curve. Yan. Di ba guys? Okay na. So, gagawin natin siyang color white. White. Okay, yan na yung ano natin guys, yung sticker natin. I-duplicate na lang natin siya, paikot. So, ganito yun guys. And ganito lang guys, pagka mag-duplicate natin to. So, yan, nakapwesto na siya guys. Then, isang click pa para makita natin yung bilog na yan. Ilalagay lang natin yung bilog na yan dito sa gitna. Pagka once na nasa gitna ng bilog, pwede na natin i-rotate yan. Kasama itong ano, mga note ng arrow na yan. I-control lang natin yan. Control. Tapos rotate lang. Yan. Then, right click. Ha, huwag nyo pong bibitawan yung control at yung mouse habang nakaganyan. I-right click na po natin yan para magdoble. Yan. Kung gusto nyo pang doble yan, control R. Basta nakaselect po siya. Yan. O, diba? Yan na po yan. Yan na.
So next tutorial po natin kung paano ko mag yung ano gagawin natin vector, yung mali malabong image. Yan. You guys next time and hope na may natutunan kayo. Don't forget to subscribe my channel, Denise Channel TV. Yan guys, see you next week. Yeah. Bye-bye. Good night. Bye.